Mga kasambuhay, isang mapagpalang araw sa inyo. Sino-sino nga ba ang 12 apostol at ano ang kanilang mga naging gampanin sa gawaing kaligtasan ng ating Panginoong Hesus? Dahil sa kadakilaan at kapangyarihan ng mga salita at gawa ni Hesus, marami siyang mga naging tagasunod. At mula sa hanay ng kanyang mga disipulo, ayon kay San Lucas, pagkatapos manalangin sa bundok, pumili si Hesus ng 12 na tinawag niyang apostol. Sinanay ni Hesus ang mga apostol sa pangangaral, sa pagpapagaling ng mga karamdaman at sa pagpapalayas ng mga demonyo. At pagkatapos ng kanyang pagkabuhay na muli at bago siya umakyat sa langit, isinugo ni Hesus ang 12 upang maging kanyang mga pangunahing saksi sa kanyang pag-iebanghelyo, himala at muling pagkabuhay. Tumutugma ang bilang ng 12 sa bilang ng 12 tribo ng Israel. Ang ebanghelyo ay ipapalaganap mula Israel sa lahat ng bansa. At ang 12 ang balangkas ng panibagong iglesia o komunidad ni Kristo. Ang mga unang alagad ni Hesus na kabilang sa 12 ay sina Simon Pedro na siyang pinuno, si Andres, Santiago ang nakatatanda o Santiago Mastakila, si Juan, Felipe ng Bethsaida, Bartolome, Mateo, Tomas na kilala rin bilang Didymus, Santiago ang nakababata o mas mababa, Judas, Tadeo, Simon ang Kananeo at Judas Iscariote na pinalitan naman ni Matayas o ni Matyas. Hindi kasama sa orihinal o naunang 12 si Pablo ng Tarsus, subalit tinawag at tinuring siya bilang isang apostol ni Hesus at iginagalang na katulad at kapantay ng ibang mga alagad. Karamihan sa 12 ay mga taga-Galilea. Ang ilan ay may asawa, may mangingisda, may maniningil ng buwis, may rebolusyonaryo. Ang mga apostol ay hindi perpekto at nagkakamali. May mga pagkakataon na sila ay nagdududa at natatakot. Nagtatalo-talo sila kung sino ang pinakadakila. Nagsasalita sila ng hindi muna nag-iisip. Ang iba ay madaling uminit ng ulo. Gayunpaman, mabubuting tao sila at mahal ni Hesus at tinuturing na higit sa lahat bilang mga kaibigan ni Hesus. Patunay lamang na ang tawag ng Diyos bilang apostol ay higit sa lahat isang kaloob. Ang pinakamahalaga ay isang pusong bukas sa patuloy na himala at pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Ito po ang ating katesismo ukol sa mga apostol. Samahan po ninyo kaming muli sa susunod nating pagninilay dito sa inyong gabay sa pagsamba at buhay. Ito po si Father Angelo Paulo Asprer ng Society of St. Paul, doing all for the gospel. Pagpalain kayong lahat.